Nagsalita na ang isa sa naging judge ng Miss Grand International na si Ariska Putri Pertiwi tungkol sa kung papaano nga ba talaga pinipili ang mga nananalo sa nasabing beauty pageant. Si Ariska ang nanalong Miss Grand International noong 2016 at ibinulgar niya ang tila ba modus ng presidente ng Miss Grand na si Nawat Itzara Grisil. Napaka-weirdo ng ginagawa nilang pagpili ng mga mananalo. At sa lahat ng beauty pageant internationally, sila lang ang gumagawa ng ganito. Ayon kay Ariska, sa top 20 daw, mismong ang Miss Grand International Organization ang namimili kung sino ang gusto nilang ipasok. Ganon din naman sa top 10. Ibig sabihin, walang opinyon at walang karapatang tumutol ang mga judge kung sino ang ilalagay ng MGI organization sa top 20 at sa top 10. Sakalang daw sila binibigyan ng pagkakataong makapagbigay ng score kapag top 5 na lang. At pati dito, kasama pa rin nila bilang judge ang MGI Chief Operations Officer na si Teresa at maging sinawat. Pagdating naman sa kung sino ang tatanghaling kampyon, wala na daw silang karapatang mamili, kundi tanging sinawat na lang ang magdidikta kung kanino niya gustong ibigay ang korona. Kahit pa na mas maganda ang naging sagot ng isang kandidata sa Q&A kumpara sa mga kalaban nito, ngunit kung ayaw naman siyang ipanalo ni Nawat ay walang magagawa ang lahat. Tulad sa nangyari kay Samantha Bernardo noong nakaraang edisyon, siya ang nakapagbigay ng pinakamalinis, pinakatama at pinakamagandang sagot. Ngunit binigay pa rin ni Nawat kay Miss USA ang korona. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kahit pa ang pinakamagaling nating kandidata ang ipadala sa Miss Grand International, kung ayaw naman ni Nawat na manalo tayo sa sarili niyang pageant ay wala ring silbi. Samantala, may kumakalat ring issue na maging si Miss Hong Kong na hindi rin nakapasok sa top 20 ay naglabas ng sama ng loob sa kanyang live video. Ginamit lang umano ng MGI ang kanyang popularidad sa buong pageant, ngunit kahit isang special award man lang ay hindi siya binigyan. Kapareho rin ito ng nararamdaman ng mga Pilipino sa nangyari kay Samantha Panlilio. Sa tingin nyo, may pag-asa pa bang manalo ang Pilipinas sa beauty pageant na ito kung hindi nila babaguhin ang paraan ng kanilang pagpili sa mga mananalo? Makapag-uuwi rin kaya tayo ng corona kung si Nawat Itzara Grisil lang din pala ang tanging nagdedesisyon kung sino ang magiging kampyon? Put your comments below. At upang maging updated ka sa mga latest videos namin, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.